Tatlong kilabot umanong hacker na pumuntirya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, militar at mga bangko ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Ang isa sa mga hacker na bisong konektado rin sa isang kilalang IT expert na inuutusan din daw siyang manghack para makapag-publish ng malalaking istorya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Hindi na nakaporma ang mga lalaking yan ng palibutan ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division sa ikinasa nilang Cyber Hot Pursuit Operation sa isang hotel sa Maynila noong Miyerkules. Kabilang sa mga inaresto ang isang graduating student, cybersecurity researcher ng isang kumpanya sa Taguig at data officer ng pahayagan ng Manila Bulletin. Ayon sa NBI, sangkot ang tatlo sa kaliwat kanang insidente ng hacking sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, militar, mga bangko at ilang private companies. 2016 para uminanmana ng NBI ang mga sospek na dati raw miyembro ng Global Security Hackers at lumipat lang sa local hacking group na Pinoy Luzek noong 2019. Base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army na-exploit daw nila allegedly, yung Philippine Navy nakasama, even the National Security Council. Bukod sa pangahack para kumita, isinalaysay rin ang isa sa hackers na si alias Kangkong ang ginagawa umano niya sa Manila Bulletin. Nakapasok daw siya bilang security data officer ng pahayagan matapos kunin ng kilalang tech editor na si Art Samaniego, senior technology officer ng Manila Bulletin Publishing Corporation. Matagal na raw silang magkakilala. Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will send him details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit. Show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. Base sa investigasyon ng NBI, lumalabas na kinuha raw ni Art ang sospek para manghack umano ng mga website na gagamitin daw sa mga sinusulat niyang artikulo. Kabilang sa mga nahack ni alias Kangkong ang Wansambayan app. Wansambayan, yung coalition po, meron po silang mobile app. Nag-asya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. Incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinack nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon. Paglilinaw naman ni alias Kangkong, hinahack niya lang ang mga website para sa mga artikulo ni Samaniego. Wala raw silang kinukuha o kinokompromisong datos. Sinubukang kuna ng pahayag ng News 5 si Samaniego tungkol dito. Itinanggi niya ang naturang alegasyon. Ang Manila Bulletin naman, iginiit din na sumusunod sila sa batas maging ang kanilang mga empleyado. Pero ang NBI, disidido nang ipatawag ang tech editor para sa investigasyon. True sa Pina po muna, signed by our director, para mabigyan natin ng chance, yung kanyang side naman, kung ano yung masasabi niya sa mga allegations na to. From there, magpo-proceed kami sa filing ng kaso. It's a direct filing process next. Aminado ang mga otoridad na matinik ang tatlong nalambat nilang hackers dahil na-access nila pati ang ilang ahensya ng militar at mga bangko. Plano pa nga raw sanang ibenta ng tatlo ang mga makukuha nilang data sa dark web. So nakita namin, nandun doon yung credentials, password, username, even OTP, nandun doon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to kung nag-i-exist pa itong mga data. Ang grupong Sambayan naman umaasang lalabas ang katotohanan tungkol sa hacking at mapapanagot ang mga may kasalanan. Dahil sa mga nadiskubring ebidensya, sinampahan na ng mga reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Data Privacy Act ang tatlong sospek. Ang AFP naman, handa rin daw tumulong sa investigasyon. Handa rin daw silang magbigay ng intel at ibang advanced technological measure para labanan ang mga hacker. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.